Alright, positive day delivers. This is Dr. Gigi de Sunga from I Can Change Project. Yeah, so magandang gabi po sa ating lahat. It's Friday. At pag Friday, alam na natin ang nangyayari sa paligid natin. Yung iba, wala pa sa bahay. Yung iba ay, you know, nasa ibang bahagi pa ng gimikan. Kasi it's Friday, so it's date time. It's mall time, gala time, gimmick time, and mga ginagawa pag Friday. Siguro madalang lang yung Friday is reading time. Kung ikaw ay may pangarap sa sarili mo, may kasundo kayo ng sarili mo na Friday is may reading time, yan. Sige, maglagay ka sa baba, bibigyan kita ng premyo ng aking book, yan. How to Embrace Transformation. So lahat ng mga totoong nangyayari ha, na Friday is reading time, yan. Bibigyan kita ng aking book. Doon naman sa mga, doon po sa mga first time lang tayong nakita. Yan, so maraming salamat po at tayo ay nagkasama at nakita na panood niyo po ako sa aking channel. Kaya maganda po eh, mag-subscribe na kayo sa aking channel. Paki-click niyo na po yan, Doc Gigi Sunga. And doon sa mga kaibigan natin na lagi namang nanonood, mga suki na natin, sabi nga natin, mga suki ya. From dila sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Maraming salamat po. And if you need a speaker for your seminar, for students, teachers, and companies team building, yan, pwede nyo po akong kontakin sa baba. Yan, o kaya, ay text me 0939-5254-311. Right, so, like this November po, may dalawa tayong seminar. One is Holy Family Academy sa Angeles City. Isa naman po ay God Seminar sa Dinalpian District. So, almost 500 teachers po yan. That's on November 30. Yan. So, may mga iniintay pa tayong confirmation ng mga dates. Okay? Thank you po. And, ito pong aking book ay special gift natin to sa lahat ng delivers natin. Pwede nyo po itong parregalo this Christmas. Ito po ay 3 copies for only 790 pesos. Ayan. So, if you want this, pwede po kayo mag-message dyan sa baba. Ayan. Para mabigyan ko po kayo ng aking book. Alright. So, since it's Friday, pag-usapan natin ang ating financial status. Kasi napakalaga niyan. Kaya isa siya sa mga regular topic natin sa aking channel is how to improve your financial status. Because, if you will be improving your financial status, ang dami mong pwedeng gawin sa buhay mo. Remember, pag may pera ka, kaya mong gumawa ng maraming bagay. Like, you can, you know, you can help other people. You can launch your own ministry sa mga church mo. Pwede kang tumulong sa mga, sa family mo, sa you know, in other people na naghahanap o, you know, they need your help. So, pwede kang tumulong pagka maayos po ang ating financial status o matatag ka nga. So, paano ba natin i-improve yan? Yan yung isa nating hindi naman issue sa sarili natin o isang katanungan na paano ba mag-improve ang aking financial status? Lagi na labang ganito, pa-retire na ako, ito pa rin ang pera ko, pa-retire na ako, hindi man ako nakapag nakapamasyal, pa-retire na, hindi pa din you know, nagagawa o nabibili mga bagay na gusto nila, di ba? So sabi nga ni ano ni Bill Gates, sabi niya po, if you are born poor, it's not your fault, but if you will be dying poor, mahirap ka pa rin, it's your fault. Kaya parang ganito lang po 'yan, kung nung bago ka nagtrabaho, ikaw ay mahirap at ngayon pa-retire ka, mahirap ka pa rin, eh there's something wrong. Kaya 'yan ang ating aralin. Apat na 4 tips lang po ang sasabihin ko sa atin, sa lahat sa ating nanonood na ating video, 4 tips on how to improve your financial status. Okay? Tandaan lang po natin, bakit kailangan mag-improve? Of course, to launch our mission and to help other people and also for yourself to do, to improve your personal development, you know, or you can do other things na gusto mong gawin sa sarili mo. Alright? So, number one is launch multiple sources of income. Lahat na po yan, lahat ng mga financial guru, lahat ng mga experts na kilala natin, ayan na po ngayon ang kanilang ina-advocate na magkaroon ka ng more than one source of income. So, kung ikaw ay empleyado, meron ka pang 5 to 8, yan, 5 to 9, meron kang Saturday, meron kang Sunday afternoon lang dahil morning sa church yan.
So may mga pwede, may mga time pa po tayo na pwede nating gawin. Ang mahalaga, you launch your multiple sources of income. Pwedeng kung ikaw empleyado ngayon, tapos magdagdag ka lang ng isa, 'di ba? So pwede na yan. Hanggang sa, you know, before knowing it, ang dami mo palang sources of income. Like for example, this one I'm doing. Yan, pagdating ko, I'm devoting 1 hour for this video. And I'm earning money. I'm earning dollar. Diba? So, yung sinasabi ko po, it's possible kahit na gaano tayo ka-busy, just find time to launch your multiple sources of income. So that hindi po tayo nabubuhay ng from paycheck to paycheck only. Meron kang ibang hinihintay kasi iba panay 15, 13 lang hinihintay, so pag medyo nagkaroon ng emergency, wala na, di ba? So maganda po na meron tayo multiple sources of income. It can be a small business, it can be, you know, mga online selling, marami tayong pwedeng gawin. Isa nga sa aking suggestion ay yung sa multiple sources of income mo is yung skill na ginagawa mo sa work mo, gagawin mo lang outside. And magpapabayad ka lang. So kung ikaw ay marunong sa computer, mag-reformat ka, lagay mo sa bakod nyo, accept reformatting, di ba? Kung ikaw ay magaling magsayaw, lagay mo lang sa FB mo, maximize your social media, lagay mo I'm a professional choreographer, di ba? Voice coach. So marami tayong pwedeng gawin. Tutorial para doon sa tutoring, para doon sa mga teachers nating mga delivers. Alright? And second po ay ayan. So, write the details of your budget. Ito kasi nangyayari. Di ba lagi natin sinasabi nga mag-budget tayo. Ito yung budget mo for bills, for your transportation, for food, for new dress, for books, for, you know, paglabas ng pagre-relax. So may mga budget tayo dyan. Ang problema, hindi natin siya dinidetalye. So ganito, magkano ba talaga ang budget mo sa, you know, transportation mo? Magkano lang dapat mong ubusin sa food? Magkano lang dapat mong i-save para sa maintenance ng bahay? So I suggest you sit down and write the details of your budget, kahit weekly budget, daily budget. Kasi sa most of us, hindi na natin pinagtutunan ng pansin ang ating mga, you know, ating mga, yung budget natin. So, yung iba, tutok na tutok tayo kung anong gagawin natin, step by step. Pero yung budget natin, yung finances natin, minsan hindi natin napagtutunan ng pansin. So, it's important na tayo po ay sinusulat natin ang ating budget para alam mo lang ang limit mo. Alam mo lang na once a month ka lang dapat manood ng sine, or twice a month ka lang dapat manood ng sine, so nakalagay doon. So you have to plan. Lalo yung mga nag-start pa lang mag-launch ng second source of income nila. Alright? And the third po ay, yan, save and invest as much as you can. Yan. So you just save and save. Lahat ng extra money mo, you save, then you invest. Lagi ko nga sinasabi, hindi naman nag-e-end dun sa save ka lang ng save, tapos nandun lang sa mga alkansya, nandun lang sa mga sulok-sulok ng libro, eh madali yung ma-access, di ba? Madali yung makuha. Oh, so, yung mga pera na save po, you invest. Binanggit na natin, ang dami na nating sinuggest na investment scheme sa ating mga kababayan. Pwede yan sa co-op, mutual funds, UITF, o, you know, pwede kang makisosyo sa mga friends mo na gusto mag-establish ng kanilang business. So, madami po tayong pwedeng gawin. Ang mahalaga po ay ginagalaw natin ng pera. Kasi, isa daw po sa mga prinsipyo ng pera ay dapat ginagamit siya. Ayaw niya daw po na-steady kasi nawawala siya. So, you have to, you know, find ways on how to play on your money. You know, galawin siya. Gusto niya ba dito? Gusto niya ba sa ganitong investment? Gusto niya ba sa ganito? It's small business ko ba siya? So, mahalaga na pinagtutuunan natin ang pansin niyan. Alright? And the fourth po ay, don't spend your bonus and incentives. Use them to earn more money. Di ba, misan, like ngayon, November 15, I understand, parating na yung mga bonus ng mga kaibigan natin sa public, sa private naman, parating na rin yan. So, magbo-bonus tayo ngayon. Remember, ang bonus po or at yung mga incentives natin, hindi po yung kasama dapat sa daily budget natin. So, dapat
you use them to earn more money. So siguro diyan mo na gawin yung negosyo na gustong-gusto mo. O kaya naman ay diyan mo na rin gawin yung mga gusto mong investment diyan sa get it from your bonus, get it from your incentive. Hindi po ang bonus ay hindi dinadala sa mall, hindi pinang you know, pinang order online, hindi yan ginagastos na wala pong kahulugan. So you just ganito lang po ang ruling sa bonus mo at sa iyong incentive, gagastusin mo yan to produce more money. Alright? So wala pong litin natin, wag siyang isama sa inyong daily budget. Alright? So deliver siya yan po ang ating 4 tips on how to improve your financial status. Kung nasaan ka man ngayon, lugmok ka man sa utang, o kaya naman you're living from paycheck to paycheck, ibig sabihin after sweldo wala na sweldo, yung rat race na tinatawag natin, wake up, then you go to work, then get your salary and they pay your bills. So ganun ang cycle. So you can break that cycle following these 4 financial tips. Alright? So kung meron po kayong suggestion, comments, mag-type lang kayo sa baba. Ayan. And please don't forget at subscribe to my YouTube channel. Thank you very much, Gilivers. Enjoy your weekend. Enjoy the rest of the day. So pwede pa kayo mag-coffee, pwede pa kayo mag-masyal ngayong Friday. Thank you very much. Let's go!